So hello, welcome back to my channel, to my podcast, mga Backs and mga Kakusa. So for the second episode of my podcast, this is a part of a transformation. So mga Backs, sorry kung medyo hindi ako nakapag-upload ng mga videos lately because I was so busy. Sobrang busy ako sa negosyo ko and sa mga kung ano-ano pang mga bagay sa buhay ko. Yun. So, let's start. Okay. Part 2 of transformation. So, yeah. Marami pa akong mga bagay na na-discover ko sa sarili ko mula 2022. Yan. Unti-unting nagbag. Yeah. 2022. Sobrang maraming nangyari and marami ako natutunan at nabago sa sarili ko. And may mga na-discover din ako mga bagay sa sarili ko. Yes. Napag-aralan ko to. Yes. Truly. Ayan. At dahil doon, i-share ko yan sa inyo. Siyempre, kailangan ko, gusto ko i-share din to sa mga, sa iba, sa inyo. Para, I'm sure may matututunan kayo dito, sa akin. Ayoko kasi ng mga content na basta chuchu lang. Yeah, ayoko maging pipitsugi na walang matututunan ng mga tao sa akin. And, ayun. Ito na nga, guys. So, subuhin natin, syempre, diba? Hindi maiiwasan na may mga pangit na mangyayari sa buhay natin dahil hindi natin habak ang buhay natin. Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Yes. But, nasa sa atin na lang yun kung paano natin i-handle ang mga pangyayari, mga bagay, or mga kung anong circumstances. Yan. Diba? And, mahilig ako manood ng mga, yung mga videos, o mga vlog ng mga ibang, mga taga-ibang bansa. Yun, about the study of your personalities, ganyan. Excuse me. Mga psychological, ganoon, sa sarili. Yun. Hindi kasi ako nanonood ng mga, yung mga Filipino na vlogs, may mga puro, wala na makakwenta-kwenta, puro prank-prank, chuchu, ganyan na katarantaduhan. Wala rin mapupulat sa mga ganyan. Sorry. So, eto na, share ko. Mas gusto ko yung may napapalakot na nare-relax yung, yung sarili ko. Yeah. And, ayun na nga. So, sa mga bagay na to, natututunan ko na palakasin yung loob ko, yung sarili ko, yung pagkatao ko. At, natututo ako kung paano i-handle yung mga bagay or ang isang problema or kung ano yung nararamdaman ko, ganyan, kung paano maging matatag, kung paano maging strong, maging tough, ano ba to? Mentally, emotionally, psychologically, and kung ano pa man yan, physically, ganon, diba? So, ayun. Ito part ito ng buhay natin, syempre. Iba-iba nga naman kasi ang pag-ugali at pagkatao ng lahat ng tao. So, sa mundong ito, napakaraming tao, mostly sa mga kababaihan, napakaraming mga maarteng babae. Sorry guys, sorry girls, mamars, mga beshi, mga backs, yan. Oh, totoo yun. Aminin na natin.
And dati medyo nag may ka-OAN din ako, pero unti-unti, ano, nababawasan ko rin sa sarili ko. Aminado rin ako sa sarili ko na may pagka-toxic din ako. O, wala naman tayo. Wala naman perfect na tao, eh, diba? Ang mahalaga, eh, nare-realize mo yung mistakes mo, yung pagkakamali mo, kung anumang pagkukulang o pangit sa sarili mo, na nagre-reflect and nababago mo yung sarili mo. Ayun, natututo ka sa mga sarili mong pagkakamali. Ayun, yun yung maganda doon. Diba? Hindi yung laging ikaw na lang yung magaling, diba? Ikaw yung laging tama, ikaw yung ano, aminin mo rin sa sarili mo na nagkakamali ka din. And kailangan mong baguhin yon sa sarili mo, diba? Yeah. And ayun na nga. Although miski sa relationship, ayan, sobrang toxic ko din sa relationship ko nun sa jowa ko, but inalis ko na yun. Yeah, kasi masyado ako naging clingy and hindi rin naman kung siya yun ah, o kung ano man, hindi rin naman kasi ako masisisi dahil nagkaroon ng problema sa aming dalawa. So, sa amin na lang yun. Kung bakit ako naging clingy. Dahil nasaktan ako. Dahil may ginawa siyang hindi maganda. Kaya ako naging ganun. Pero, naayos na yun. Okay na. But then, aside sa relationships, sa mga taong na nakapalibot sa buhay ko or kung sino man yung sa family or sa mga friends or kung ano man, may times kasi na hindi nagiging maganda yung takbo ng pakikitungo sa akin ng ilang tao sa buhay ko, kaya ayun, ako na yung imbis na makasakit ako ng kapwa ko on ng damdamin ng ibang tao, sinasarili ko na lang, and ayun, umiiwas ako, kinukulong ko yung sarili ko sa kwarto, or nasa salas lang ako nagpipinta, nanonood ng ano, Netflix, ganun, or busy ako sa negosyo ko, kakagawa ng kape, kaganoon. Nag-mixer kasi ako. Ayun. Na DIY mixer. Ayun. And, ayun na nga, syempre, instead na makapagbitaw ko ng mga hindi magagandang salita or umattitude ako, nananahimik na lang ako. Yes. And, kinokontrol ko yung sarili ko na hindi makagawa ng mga ikasasakit ng damdamin ng iba. Yun. So, yeah. Self-control yun. Yun. Ang kailangan natin dito ay self-control, self-discipline. Yan. Discipline. And disiplina sa sarili. Lahat, sa lahat. Physical, mental, emotional. Yon. And, kailangan kung nagbago ka, hindi lang sa physical mong anyo, ganun din dapat sa ano mo, sa personality mo. I mean, sa pag-uugali mo. And, dapat, kung sino, halimbawa, kung sino may nanakit sa'yo before, kung sino may nag-reject sa'yo noon, diba? Huwag tayo maging halimaw. Hindi porket gumanda na tayo, hindi porket sumeksi na tayo, or lumevel up yung
outside appearance natin ay magiging halimo tayo sa mga tao o sa mga ano natin o sa mga friends, relatives, family, kung sino man yan. Huwag natin idadama yung mga taong walang kinalaman sa kung sa ano sa kung ano man nangyari sa buhay natin. Yun. I mean, sa mga taong sinaktan tayo or ginawa tayo na hindi maganda, siguro, kung kakayanin mo agad na mag-forgive, di forgive, pero, wag na siguro makihalubido pa ulit or, paano ba, be nice pa din, pero, wag naman masyadong harsh, ganun. Siguro ba? Maturity ba? Ganon, maturity. Kung may gusto siyang sabihin sa'yo na gusto niyang bumawi, edi goes. But, siguro hindi nakatulad nung dati na ano, kung paano kayo dati makitungo, ganyan. Well, nasa sa'yo naman yun, depende naman yun. Pero syempre, diba, halimbawa kung hindi mo naman papagkakatiwalaan yung tao kung baka saktan ka pa ulit or gawin ka na hindi maganda. Well, it's up to you. Basta, kontrolin mo lang yung sarili mo na huwag kang makagawa ng hindi maganda, ng masama o masaktan yung damdamin. Na ganun. Well, or much better nga, umiwas na nga lang din eh. Kasi kung talagang sobrang toxic ng taong yun, well, wag na tayo makiano sa taong yun. Gulo ko na. Pero nasa sa'yo nga pa rin yun eh, diba? Kung gusto mo pa makihangout sa kanya. Yun. Well, sa akin naman, ako, ang natutunan ko sa sarili ko, madami eh. Marami akong mga napulot ng mga kung ano-ano mga pag-aaral sa psychologist, chenis na yan. Una sa lahat, yung ano ba ba yun? Yung mga iba't ibang uri ng pagkatao, yung mga alpha, sigma, beta, ganyan. Wala akong masyadong time para i-explain na maigi to. So, better kung i-google nyo na lang or panoorin nyo sa YouTube yung mga gantong klaseng pagkatao. Kasi, ang beta, personality, beta male, beta female, or ganyan, ito daw yung mga klase ng mga tao na mahihina, yung dumidepende, yung naghahanap ng masyadong validation, o pagtanggap sa certain person, kung kanino man. Yun. Ito yung parabang sobrang weak niyang klase ng tao. Ganun. Iyakin. Lalo na sa ano, relationship yung parabang parang hindi mo kaya mabuhay kung wala yung tao minamahal mo. Ganun. Or sobrang martir ba? Ganun. Yung mga simpang mga ganyan. Yung mga, ang dami na nalaman ng mundo. Ang dami na nalaman ng mga tao. Parang wala akong masyadong naririnig na mga ganyan dati. Oo. Kung ano nga naman talaga yung mga natutunan ng mga tao sa mundo. Natututunan ng mga tao sa mundo. Ayan. Ang alpha naman, ito daw yung mga taong sobrang taas, sobrang wow, parang may mga kaibangan ng tingin ko sa mga alpha. Marami ko kilala mga alpha, alpha male, alpha female. Ito yung mga masyadong mayabang, mga maangas, mga masyadong pabida, mga matataas ang tingin sa sarili masyado, ganun. Yung parang gusto nila lagi, sila yung bida, sila yung magaling, kung sila yung laging magaling, mag-lead, ganyan, and whatsoever.
Ayun. Yun yung ano ba, yun yung sa perspective ko ha. Ganun. And sa Sigma, yun, doon ako sa Sigma. Ganun ako. Kumbaga, chill lang. Yung mga Sigma, ito yung mga klase ng mga tao na independent din. Kasi dati beta ako eh. Yes, I was a beta. Yun. Sobrang iyakin ko nga dati noon. Sobrang clingy. Para akala mo, mamamatay kung wala yung love life ko. But ngayon, nakakayanan ko na yung sarili ko na, hey, fine, bahala kayo sa buhay niyo. Ganun ba? Nakakayanan ko na mag-isa na hindi dumidepende sa mga ibang tao. Ganun, gusto ko nga lang, sarili ko nga lang eh. Hindi na sa pagiging selfish or ano, gusto ko lang, may mga times na gusto kong mag-isa lang ako. Yes, makapag-reflect, makapag-muni-muni, o i-relax yung sarili ko, mag-meditate ako, ganyan. Ayun. And syempre, ako yung tipo ng tao na syempre gusto ko rin man ng success sa buhay. Kaya, ako na yung dating, ako yung dating happy-go-lucky. Yes, aminado ako dun. Na, ngayon, sobrang talaga nag-i-strive. I'm working too hard. I'm working so hard to earn and save money for my goal. My S. For my goals. Yes. Dahil, meron akong magusto sa sarili ko. Matupad sa sarili ko. Para may mapatunayan ako sa hindi lang sa sarili ko, kundi sa ibang tao, sa especially to my family, and sa mga taong ang tingin sa akin ay ewan ko ba. So, gusto kong patunayin sa inyo na hindi na ako dating ganun. Na ako na yung clear ngayon na matatag, malakas, at hindi na mahina, hindi na dumidepende, at hindi na parang lousy, ganun. Kumbaga, guys, please don't get me wrong, wag niyo akong ibabash, ha? Kumbaga, nagsisikap ako na sa sarili ko dahil I'm not getting any younger. 33 na ako, yes. Yes, I'm 33 na, nitong December 2 na. Yun. And syempre gusto ko na ring maging maayos yung buhay ko. Oo naman, syempre, di ba? And kumbaga parang nananawa na ako sa pagiging ano ba ako, yung mga pag makatarantaduhan ko sa sarili ko, ganun. So, if ever may dadating sa akin na matinong tao na mamahalin ako at tatanggapin ako ng kung ano ako, kung sino ako, edi nagbabago ako para sa kanya. Para sa sarili ko na din. No, I mean, aalisin ko kung ano hindi maganda sa sarili ko din, ganun. Aayusin ko yung sarili ko, but I won't settle for less, of course. Kung anong, kung maibibigay sa akin, for sure si God. Kapag si God ang nagtakda, nagbigay ng tao na para sa sarili, para sa akin, yun na yun siguro. Yes. And, nainip ba ako? Siguro mangyayari, darating din yun. Oo, kasi, sa tamang paghihintay daw, kapag naghihintay daw ang isang tao from God's timing, perfect timing, ibig sabihin nun,
yun na yun. Wala ka nang hahanapin pa. Yun na yung talagang blessing, yun na yung magandang plano ni God sa buhay ng isang tao. Yes. Kaya siguro maraming napakapangit na bagay na nangyari sa buhay ko. Nataman tayo, diba? Kasi, kumbaga, sinasanay tayo ng Lord na i-handle ang mga bagay-bagay and pwede rin in the near future kung sino yung dumating sa buhay ko, eh, handa ako sa kung ano paman. And maybe, hindi na ako masasaktan ng katulad ng dati. Hindi na ako iiyak, hindi na ako sasayangin. Oh, hugot-hugot, no? Hindi na ako lulukuhin. Kasi kung kapag yun yung binigay ni God, yun na yun. Yun na yun. Diba? So, eto nga guys. Ako yung dating Claire na sobrang weak. Na sobrang needy, sobrang dependent. But now, nalalearn ko na ang mga bagay-bagay. Yes, natututo na ako kung paano i-control yung sarili ko. Kasi, kailangan mo nga maging strong. Kailangan mo maging strong sa mentally, emotionally, physically. Kailangan mong kontrolin. Yun nga. Kontrolin yung sarili mo. Kasi, and especially your emotions and your mentality. Yun. Kasi kapag hindi mo na-control yung sarili mo, emotional your mentality, talagang magaandaletsi-letsi yung ano mo, yung buhay mo. Magiging mahina ka or makakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. Magiging masamang epekto sa'yo at sa ibang tao. Yes. Yun eh, ganun yun eh. Diba? Ganun yun, oo. Kung nagagets mo yun, diba? Kung nagagets mo yun. So, and so physically naman, kung gusto mo talaga ng maging strong, you should, ano din, ayusin mo yung lifestyle mo. Lifestyle mo sa mga kinakain mo, and exercise, tamang diet, diba, sa mga kinakain natin. Kailangan natin maging healthy. Yes. Para healthy din ang ating mentality. Kasi kapag ka nagkasakit ka, edi damay-damay na. Hindi rin maganda yung epekto sa yun sa mentality mo. Diba? Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-focus, hindi ka mabubuhay na maayos. Kaya kailangan, iniingatan din natin yung sarili natin physically. Diba? Ganun lang yan, magkakarugtong naman yung mga yan eh. Physically, emotionally, mentally. Ganun yun. May kanya-kanyang function ng mga bagay na yan, pero may ano sila, konektado sila sa mga aspeto sa buhay natin. And ayun na nga, kailangan talaga na matuto kang i-control yung sarili mo. Yes. Napakaraming taong toxic sa buhay natin. Nasa sa atin na lang yan kung paano natin tatatuhin ng taong yun. O kung sino man sila sa buhay natin. Kailangan pa rin natin na bukod sa control, self-control,
We should know how to respect. Okay? Respect. Huwag tayong lalampas sa limitasyon natin. Diba? Sa limitasyon natin sa sarili natin. Or, huwag nating ibababa yung sarili natin sa taong hindi natin dapat, hindi natin karapat-dapat patulan. Alam niyo yun? Diba? Halimbawa, jejumon yan. Tapos, parang yung basura ang pagkatao. Wow. I mean, alam mo yung parang hindi mo na dapat patulan. Ganun. Kasi, parang bababa yung ano mo, yung tawag dito. Huwag mong ibababa yung level mo nga sa taong wala namang kwenta. Dahil, kapag pinatulan mo yung taong yun, eh magiging katulad ka rin yan na walang kwenta at basura din ng pagkatao. If you get that. If you get me. If you understand me. What I'm trying to say here. Diba? Ganun yun. And, yun. As a Sigma personality. Personality. Yan. Ito yung mga chill lang. Chill. Yes. Tayo yung mga taong classy. Nasa trouble na or kung ano yung pangitan nangyari sa buhay natin. But we know how to handle it. Diba? Kumbaga, hindi tayo katulad ng mga ibang taong toxic, maligalig, pabida, mayabang, maganon. Ganun yung mga alpha. Ganun yung mga alpha, yung mga masyadong mataas ang ano sa sarili, mga masyadong mataas ang ego, ganyan. Diba? Yung mga akala mo kung sino, ganun. Yung mga akala mo kung sino kung umasta, akala mo kung sino, ako, grabe. Marami akong kilalang ganyan ang pagkatao. Basta. Yan yung mga taong nanakit sa akin. Yan yung mga taong bumasura sa akin. At yan din yung mga taong wala na sa buhay ko ngayon. Yes! Yun yung mga inalist ng Lord sa buhay ko. Yung mga alpha personality. Yes. Alam niyo kung bakit. I-research niyo na kung ano ibig sabihin ng mga alpha. Ng alpha personality, ganyan. Kasi, sa napag-aralan ko, yung mga alpha personality daw, ginajid daw yan sa mga sigma. Sa mga katulad ko. Namin, sigma personalities. Ganun. Para ba may mga ano, may insecurity sila sa mga sa mga sigma, I mean. Yeah. Ayun. So, i-google nyo na lang, panoodin nyo na lang sa YouTube. Yan. Kung ano yung mga alpha, sigma, beta na yan. And, ako, simpleng tao lang naman ako, yung pagkatao ko. But, I'm still a classy. No, I mean, wala akong kaarte yan sa buhay ko. Ayoko rin na maarte. Ayoko rin na maarte, nabubwist ako sa mga ganyan. Yung mga taong, ayoko na mga drama-drama. Dati madrama ako, oo. Ngayon, inib ako na kasi nga, ano ba eh, natutunan ko din yun, ah, pangit pala yung gano'n, masyado akong ano. Kasi, ano ako eh, drama actress kasi ako, I mean, ano ako dati, theater actress kasi ako. Kaya, yan, na-apply ko sa tutumbo yung mga drama na ano, yung mga role character ko. But then, syempre, nagbabago ang tao. Pero sa mga taong hindi nila nakikita yung pagkakamali nila sa sarili nila,
at hindi pa rin sila natututo, hindi sila nagbabago, ay good luck to you. God bless you. Diba? Sana marunong ka mag-reflect and you know how to apologize kung sino man ang mga na-hurt mo. Diba? And if ever may mga tao sa buhay ko na nasaktan ako, sana napapanood mo to. Diba? And sana marunong ako mag-apologize. Diba? Well, ang mga sigma, ito yung mga chill nga lang. Pero, hindi mayayabang. Ito yung mga taong pursigido for the goals, for the success, but hindi kami mayabang. Siguro confident lang, but not mayabang. Diba? Iba yung mayabang sa confident. Diba? See the difference. Yun. So, don't get me wrong ha guys. Ako, nagsishare lang ako ng ideas dito ng mga natututunan ko. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa akin. And, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo i-apply ito. Ganyan. And, dapat hindi tayo mayabang kapag may mga dumadating sa ating mga magagandang bagay o yung masyadong i-flex sa mga social media, ganun. Ano, sarili na lang natin yun. O, kasi baka may mga tao nag-iisip na napakayabang mo kapag nag-flex ka ng mga material na bagay sa social media, ganun. May mga taong ganun eh. Lalo din sa mga alpha personality. Ganyan. Yun yung mga taong pabida, mayabang. Oo, sila yung sobra din nag-strive, nag-work hard for the goals nila or success, ganyan. Pero, mayabang nga sila eh. Maangas sila. Oo, tsaka, ganun yung tingin ko sa kanila talaga. And, ganun din yung attitude nila. May marami akong kilalang ganyan. Sobrang attitude ng mga alpha. Yes. Kaya, sobrang GG, sobrang bad trip sila, sobrang insecure nila sa mga sigma personality. Yes. So, ako naman, if ever na may magandang nangyayari sa buhay ko, may mga na-achieve akong blessings, edi, wow, sobrang thank you, Lord. Ganon. I never forget God. Mula pa nang walang-wala ako, hanggang sa kasalukuyan na nag-work hard ako, nag-strive ako sa buhay ko, hanggang sa unti-unti na may nangyayari maganda sa buhay ko, sobrang ina-acknowledge ko si God sa buhay ko. Wow, Lord, thank you, sobra. And I always fail you. I am not perfect. Sobrang dumi na pagkatao ko. Pero, you know, Lord, I don't deserve this. Pero sobrang thank you. Sobrang thank you sa lahat. Yun. Na mga binibigyan nyo sa akin sa walang hanggang pagmamahal, pagpapatawad. Ayun. Diba? Kahit kailan, wag natin kakalimutan si Lord na i-acknowledge. Kasi nyo, okay lang din may self-love. Wala naman siguro nga din masama dun. But, kapag ka nasobrahan ka, nagiging mayabang ka na,
kapag too much na yung self-love na yan, nakakalimutan mo na yung sarili mo, at nakakalimutan mo na rin si God. Dahil sobrang kinakain ka na ng self-love na yan. Nakakalimutan mo na yung will ng Lord sa buhay mo. Para bang sasabi mo, kapag ka may na-achieve ka or naging successful ka, pag sinabi, wow, Claire, ambawa, wow, Claire, ibang-iba ka na ngayon, ha? Wow, ha, yamanin ka na ngayon. Lato, sariling sikap, wow, para sariling sikap, ganyan. Naging sobrang, ano lang ako, ganyan. Sobrang naging hardworking lang ako, ganyan, naging, ano ako, ambisyosa, ganyan. Pero, nalimutan si God. Nalimutan magpasalamat kay God. That's wrong. Kasi kapag ka nalimutan mo si God sa mga blessings mo, babawiin ni Lord yan. Lalagapak. Yun. Lalagapak. And so, walang permanente sa buhay ng tao. Well, hindi mo yung madadala sa hukay. Iba? So, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong laging pabida. Yeah. Kaya kailangan, chill lang tayo. Just be silent sa mga blessings or kung ano man nangyayari maganda sa buhay natin. If there's, ano, may blessings na material o hindi, success, ganyan. Chill lang, chill. Wag masyadong, wag mayabang. Maging thankful kay God, number one. Number one, magpasalamat kay God. Ganon. Wag natin sabi, oh, hard work lang yan. Diba? Pero, you forget God? That's wrong. Diba? Sabi nga, ang mga tao, ang mga matataas ay binababa at ang mga taong mapagkumbaba ay itinataas ng Lord. Yun. So, ayan. So, dapat sa sarili natin, marunong tayo magpigil. Marunong tayong control ng sarili natin. And sa emotions, ganun din. Anger, hatred, pride, or weakness, pagiging weak, wala magandang may dudulot sa atin yan. So, kailangan matuto tayo kung paano natin i-control yung sarili natin. Yes. Kailangan maging ano lang tayo, subtle. Tama ba? Subtle? Ganun yun. Yung, huwag masyadong obvious na ipakita yung nararamdaman mo. O, ito nga, magpigil na lang. Diba? Huwag maging mean sa kapwa, huwag harsh, ganun. Lately kasi, medyo hindi rin maganda yung pakikitungo ko sa family ko, pero na-realize ko hindi tama to. Sarili ko din ang maapektuhan nito kasi nga may anxiety ako eh. Baka pa na-realize ko sa bandang huli pagsisisihan ko kapag umattitude ako ng bongga. Kaya dapat alisin ko yung hindi ko magandang pakikitungo sa family ko. Kaya, ayun, nagpaka-nice ako. Yun. So, ayun mga box, mga kakausap. I hope may natutunan kayo sa episode na to. And, ayun lang. Matuto tayo mag-control ng sarili natin para hindi tayo makasakit ng kapwa
ng damdamin ng ibang tao at hindi maging pangit ang tingin ng tao sa atin. Yes. Self-control, self-discipline. Yun yun. That's the key word. Yes. Self-control. Sa physical, emotional, mental. Yun yan. Control yourself. Self-discipline. Ayun. So, ayun mga box and mga kakosa. And thank you for watching. Bye-bye. God bless you all and I love you all. Bye-bye. Peace.